Hello po mga ka-Pinoy Arid at mga kapamilya, kumusta po kayo? Nandito po tayo ngayon sa Kuwait International Airport at ngayon gabi po, merong 250 na mga kababayan po natin ang pauwi ngayon sa Pilipinas. Ito po ang unang special flight ng Polo para sa taong ito. At tuloy-tuloy po ang pagpapauwi ng ating embahada at ng ating Philippine Overseas Labor Office. At kapiling po natin ngayon si Labor Attaché na sa Mustafa para po ating kapanayamin kung ano po ang hello po! At nandito rin po si Welfare Officer at si Assistant Labor Attaché Catherine Delador at kausapin po natin si Daba. Ano namang usap? Happy New Year! Welcome back to Kuwait! Yeah, this is the first flight, January 13th. But we have three flights for this month. Yes, sa 18 we have Gulf Air. And then sa 26, sa Emirates naman. This is the first flight. Dada bye! Ang na-approve sa atin ng Manila ng ka-app, of course, this is through the help of our good Secretary of Labor and Employment, si Secretary Sylvester Bello III, na humingi ng permit para sa additional seats. So we have 250 passengers, Filipino passengers. So sir, yung mga pauwi ngayon, magpa-quarantine talaga sila sa'yo? Yes, oo. Talagang magka-quarantine sila pagdating sa atin sa Pilipinas. Pero sa pagkabang po ng OWA lahat? Yes. Pati yung swab test? Pati yung swab test at saka pati yung pag-uwi nila sa kanilang mga bayan. Pero may balita diba sa maraming mga flight na nag-cancel? So, if ever, ano, ang OWA pa rin pagsasagot po sakaling matagalan po ang kanilang flight? Yes. Hanggang sa hindi sila makaalis, walang flight, then na OWA will take care of them sa Kuwait, sa Manila. Kasi marami nang worry na yung mga pauwi na yun at mag-standard si Dao at sila ipababayarin para sa kanya. Siguro ginagawa naman yan ang paraan ng ating gobyerno through OWA yung mga pag-uwi nila. So kung walang regular flight, no? Domestic flights, siguro magkakaroon yan ng mga charter flights ang OWA para ihatid sila sa kanilang lugar. For example, in Davao, so magkakaroon charter flight. Kung talagang marami yung charter flight yan ang OWA, so maradalin sila, iuwi sila sa Davao. Natuloy po ang special flight nila. So, this is part of the flight sa nalaman natin yan, o. Ito nga ang ating problema, eh. Talagang walang katapusan ng pag-uwi ng ating mga kababayan. I thought yung December na yun, yun na ang pinakamalaking repatriation natin, no? Pero sa tingin natin ay marami talaga. In short, talagang maraming hindi naka-uwi because of the high cost of the tickets, mga finished contracts, at saka yung mga distressed workers natin. Nandiyan tayo para tumulong. Mag-abiso lang sa amin o kaya magpa-register sa amin sa Polo. In fact, not only in Polo, even sa ating embahada, eh talagang tumutulong naman yan sa pagpapauwi ng ating mga kababayan. Sa ngayon, ang maganda ngayon kasi
halos lahat ng mga employers ng ating mga domestic workers ay aware na talagang ang kanilang mga kasambahay ay entitled to indemnity pagkatapos ng 2 years. So ito ang maganda. So ang office natin, ang Polo, ay tuloy-tuloy na tumutulong sa kanila. In fact, yung mga pumupunta sa office na kumukuha ng balik magagawa, no? Yung contract nila, nagtatanong sila about their indemnity. So kinakapture natin yan, sila, at document natin sila. And then tinatawagan ang employer nila. Bago mo pauwiin, sinasabihan, bayaran mo yung indemnity niya. Ngayon, mayroong mga employer, tama ho yun, may mga employer na talagang ayaw magbayad. So, ang amahala naman, ang PAM, ay tumutulong sa atin. So, dadalhin natin ang kaso doon, tungkol sa indemnity, sa amahala, eh sila naman ang tatawag sa employer para sabihin na bayaran ang indemnity ng ating mga kababayan. Well, sa ngayon na without that itong COVID ay mawala na sa atin. Ngayon ay mukhang nag-i-increase ang number of COVID infection dito sa not only in Kuwait but even I think this is worldwide, no? Talagang tumataas sila itong Omicron. So, ang mensahe natin sa ating mga kababayan, mag-ingat at saka avoid na talaga na mag-get together, yung mga mag-party-party, kasi diyan nakukuha natin yan. Yung mga, yung mga barkada, kasanayan nila na talagang mag-get together. So, siguro iwasan muna natin yan para hindi lumaki o kaya dumami ang COVID, itong Omicron dito. So, in fact, kahit sa atin, sa Pilipinas, ay marami rin. So, pag-iingat lang at kailangan natin yan kasi ang kailangan natin yan na mag-ingat tayo because nandito tayo para magtrabaho. Eh, paano tayo magkatrabaho kung magkasakit tayo? So, you know, ang mensahe ko sa ating mga kababayan tungkol dito sa sakit na talagang dumating sa buong mundo at sa pag-uwi naman, sa repatriation, yung mga gustong umuwi at matagal na rito, yung mga finished contract at you cannot afford to buy the high cost ng ticket ng mga eroplano, magmanman kayo o kaya titingnan ninyo ang announcement from us through the Pinoy Arabia radio dito sa Middle East through Miss Maxi Santiago ay i-announce niya yung special flight natin. So kung alam na ninyo yung special flight, ito ay mababa ang ticket dito. You inform us so that we can assist you sa pag-uwi ninyo sa Pilipinas. Mayroon tayong galing Tanha. I think it's more than 30. I think 32 sila galing deportation. So darating sila maya-maya, no? And then from Surau, I think we have more than 10. I think 15, something like that. Pati na yung sa Amala. All in all, ang pasahero actually ng Polo, including those assisted, yung mga clients natin na pumupunta, nagre-request ng repatriation ay 70 sila. And all the rest, ito yung to complete the 250. Yung iba, ito yung mga finished contract at saka yung mga pinapawi ng amo nila na matagal na naghihintay. Ito ngayon, special flight, ay mura ang ticket. So, ito ay sumakay sila dito. Mayroon tayong medical cases, I think 6. Oo, 6 ang medical cases natin dito. 6. Thank you so much po sa inyong taking pagpapasok po. Thank you rin, Maxi, sa tuloy-tuloy na pagbigay ng magandang informasyon sa ating mga kababayan dito sa Kuwait. So, ayun po, no? So, pausap lang.
wish you all the best for 2022 at sa buong tipo ng Olooa. Thank you, Marcy. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Akala po, Marcy. So, ayan po, ano, so nakausap po natin si Libra at Tashina, Sir Mustafa, at nabigyan po tayo ng update. So, mga 70 po ang kanilang inasistihan out of the 250 po na mga pa-uwi po ngayon. So, ayan po, ano. Sa ating mga kababayang nais po umuwi, ay pwede po kayong matulungan ng polo at gayon din po ang embahada sa pangunguna po ni Philippine Ambassador to Kuwait, His Excellency Muhammad Bin Tindur Sinalungun. So, this is the first special flight ng Olooa Kuwait po at ang flight clearance po ay sa tulong po ng Dole sa pangunguna po ni Labor Secretary Sylvester Bello III. So, around 250 Filipinos from Kuwait are flying back home tonight on board a special flight via Qatar Airways, and they are set to arrive in Manila tomorrow afternoon. So, ayan po, ano. So, nag-check-in na po sila at nandito po ang ating mga specialists ng Olooa assisting them. So, meron din po manggagaling ng Talha or Kuwait Deportation Center, around 30 of them, at may 6 medical cases, at merong around 10 na galing naman po sa shelter ng Olooa. So, sa lahat po ng ating mga kababayan na nais umuwi na wala pong pambili ng ticket, patuloy po tumutulong ang ating embahada maging ang Olooa po. So, ayun po, no? So, yun po yung pinakahuling ulat mula dito sa Kuwait International Airport. At ang flight po na ito ay in-arrange mo ng Gadabahay Travel sa pangunguna po ni Madam Pauita Lundang. At sa lahat po ng mga nais sumama sa special flight sa mga susunod pa.